Yan, so andito po si Dennis sa mga kalingap. Dennis, sorry ka, pasok ka dito. Hinintay kita kahapon. Nabuo po kaya ako. Ha? Hirap eh, yung mga batong kinitikti ko. Ay, kahapon, saan ka nagtrabaho kahapon? Pasig po. Ah, doon kay kuya mo? Hinintay kita kahapon kasi nung isang araw po, nag-ano po ito si Dennis, nagtawag dito. Nag-extra po dito sa patrabaho ko dito sa anong ginagawa po doon kay Lalisen. Hindi ka po, sabi mo po nung ano yung matanda. Ano daw po katunta. Baka gabi yun po. Ah, sabi nung matanda. Wait. Yan, so, yun, so kahapon, doon ka kay kuya mo kahapon. Yan, bali, yun, nagpunta po dito si Dennis. At yun ako, may ibibigay po kasi tayo. Ano. Kailangan niya po kasi din ng pang ano. Ano ngayon, sa PSA? Opo. So, ano yung nakakuha ka na ba nun, di ba? Dito po. Kailan ka nun mag-asikaso? Ako lang po. Baka po sa araw, pasok ko na po. Pasok ka na? Opo. Pwede ba yun? Pwede po. So, anong balak mo ngayon pagkagaling mo dito? Ngayon po. May trabaho ka ngayon, wala? Wala po. Matrabaho po sana kasi po, di ko po kaya talaga trabaho dun. Saan? Sa Pasig po. Ah, kay kuya mo? Mag-ibat? Mag-ibat. Ano po yung patok, yung... Maso? Oo. Binamasok po yung mga bato. Ah, minamaso mo? Tapos, binibiyak? Ayaw, grabe yung trabaho ko. Hayaan mo, Dennis, at ano tawag dito? Bukas, magawa ka ba bukas? Wala po. Pag ano, magtulong ka ulit dito sa... Ayun ko lang po at mapabulot po ang ngipin. Eh, mapabulot ka? Bumasakit na masyado, hindi ko na po kayo gabi. Maga nga po. Ayun lang, pa napabulot ka, hindi ka muna pwede ng trabaho. So, tapos, magpagupit ka. Opo. Oo, magpagupit ka na. Ang daming mga viewers na nagsasabi na magpagupit ka. Hmm. Ayun, so, maagang na po. Ayan, so, kahapon iniintay kita, Dennis. Trabaho po. Hindi, dito. Sabi mo, akala ko kukunin mo na. Nakita ko po kayo dun. Ang pagpapalabas niyo. Nakamiyo po kami kahapon, mga bandang... Nakita mo kami? Oo, yung drive. Yung katrabaho ko po. Nakatricycle po kayo. Ay, napunta kami nun doon sa Vincent Finatid namin yung kapatid ko. Oo. Ayan. So, kaya sabi ko, chinat kita, di ba? Nasabi ko ngayon na lang. Eh, nasakpo, nagtrabaho ka din pala kahapon. Opo. Kaya yun. Kaya talagang hindi tayo magkakatagpo. Pero po ba, ano, mahirap lang po yung umaga, pero pag hapon po, hindi manap. At ano po, yung mixer baga po. Doon sa trabaho ko. Ano ko na lang po yung papala-pala. Magkano kinikita mo doon? 500 po. 500 din, pero grabe. Grabe yung trabaho. Grabe ba po din? Okay lang, mabalak magpabunod. Ngayon po. Ngayon ding araw? Ah, kaya nagpunta ka na dito sa akin. Oo, nauksakan po ning bakal maga. Alin? Bo. Bo. Ah, yun lang. Gusto yung break din. Oo, kasi nga, ano pag nagtatrabaho ata kayo doon, wala ata kayong safety gear. Wala po. Ano? Dennis, ito. Ayan, yung sa trabaho mo, ano? Nung nakaraan, pina-extra po natin si Dennis kasi kailangan din daw po niya. Ayan, so ito, Dennis, ano? Opo. Ayan, so... Ayan, malaking tulong din ba sa'yo? Opo. Kapag nag-aaral? Pababungan ka ba nito? Ha? Pabunot ko. May bayad ba ang pabunot? Doon ka na sa center. Saan po sinder? Sa Basog. Wala mo po dun. Meron. Di ba babe, meron sa center? Wala po dun. Wala? O ba't sa provincial? Ayaw mo sa provincial? Layo po. Mapila pa po dun. Kisa man may bayad, magkano? Di po may bayad din po sa hospital. May hospital, provincial, 150 lang po isang ipin. 150 isang ipin? O ilang ipin papabunot mo? Dalawa po. Di 300 na agad? Mahal na. Mahal. Diyan po sa Basog, 200 po. Ah, diyan sa Basog? Pirani po. Dalawa po. Kaya siya yung tanong sa kuya, ano, sa Rabay? Sigpita pa mangka ito. So, paano yan? Pa nagpabunot ka, edi hindi siya lalo makakatrabaho, ano? Ilang araw? May gamot man kaya yan. Pa nagpabunot ito? Sabagay, okay lang, basta mawala yung sakit ng ipin mo. Pa nagpabunot yan, babe, mga 1 week yan, ano? 3 days. O basta pag okay ka na at may trabaho doon kay Lalisel kasi hindi pa tayo doon tapos, mag-chat ka lang sa akin. Ano, para anytime, ano, makapag-helper ka. At least doon, kahit medyo pag-bunot ka, magaan. Ano,
Yung dumandika talaga. Tungpat. Pat. Umasok. Umasok. Ano po eh. Rap road baga po. Mga bato. Tapos sobra po. Ang ginagawa niya. Ano? Tapos yung pinapalis yung mga bato dun. So, yan. Kumusta doon si mama mo? Ngayon po na ano. Kasi rin pong ano, ermita. Binagay ko po yung sahod ko dun ni mama. Yung kahapon? At bibili po ng tali. Sa bubon. At nahulog po yung ano. Ha? Nahulog po yung ano, tali namin. Saan? Sa bubon po. Sa bubon? Yung muton buga po. Ay, naputol! O, yung pagpunta niyo buga po dun. Ah, o di hindi kayo maka-igib na yun? Hindi po, sa bumbahan po ang nahigib. Kaninong bumbahan? Doon po sa kapit bahay. Buti, pumapayag. Makikisama na lang kayo sa kapit bahay. Pero ngayon, kahit pa paano, hindi na kayo natutuluan? Hindi na po. O, sige. Ayan, at least, ano, no, malaking tulong paglagay natin ng trapal. Ano, na nakakatulog na kayo ng naimbing. Hindi na ba nababasa yung kutsyon? Hindi na po. Huwag nyo muna tanggalin yung plastic. Ano? Kasi, ano, haba nag-iintay tayo ng budget sa bahay nyo. O sakali ba magawa yung bahay nyo, tutulong ka rin sa pagawa? Oo, tulong ka rin para kahit pa paano. Eh, bahay nyo naman yun eh. Para kumbaga mapabilis yung paggawa. Ano? So ngayon, ano ngayon? Biyernes. Kung magpabunot ka ngayon. Meron ba ngayon? Friday? Meron po. Nagpunta na po ako nung isang araw. Doon sabi daw po, alas 4 ako magbalik. Tapos sabi na magbalik po at ng gabi na. Ah, alas 4 daw ng hapon? Tapos sabi, Biyernes na lang daw po magbalik. O anong oras ngayon? Iban ko lang po. Dapat makapunta ka na pala. Saan ka? Sa probinsyal o saan? Hindi po. Diyan sa may Mampili po. Ha? Mampili. Meron doon? Oo. Mampili? Sino kasama mo? Ikaw lang po. Paula. Sabagay. Oo. Tigasin ka naman. Maangas ka naman. Ayan. So, pasensya ka na nung nakaraan ha. Pinaghintay ka namin. Ayan po. Walang. Natagalan kasi kami doon kila Bernie. Nag-vlog kasi kami nung part 21 ng Bersail. Kaya natagalan kami. Ano? So, salamat nga din pala sa iyo, ano, Dennis, kasi yun, yun, nag-helper ka sa paggawa-gawa ng mga project ko, ano? Opo. Kung ngayon, ano, ando sa bayan nyo, yung dalawang pamangkin? Opo. Ayan. So, wala nga yung pasok si mama mo? Buwan ko lang po kung mapasok yun. Sayang din naman. Pag di siya pumasok. Sabi nga po na, huwag mo na daw magpabunot. Hayaan mo na po. Bawa ka mamaga. Oo nga. Oo nga. Siguro mga Martes, kung kaya mo, mag-chat ka sa akin. Yep. Kung kaya mo lang, ano, na magtrabaho ka doon kay Lalisil. At hindi pa tapos yung pagbiga doon. So ngayon, maghakot lang sila ngayon ng buhangin. Kasi nga, yung mga buhangin ay hindi pa nahakot. Ayun, buti inagahan mo. Hindi po, at mga babun, sabi na po ng lalaki, magbalik na po business, basta umaga po. Basta. Pero di ko pa alam mo anong oras. Dapat inalam mo kung ano ang oras. Ano ba yung clinic ba yun o hindi ano po. Lang? Ala, baka hindi yung lisensyado. Lisensyado po yun. Talaga nagbubunot siya? Pero po yung pagbubunot ng kaibigan ko, alas wala na pong anesthesia. Yeah. Natagalan po ay. Yeah. Nagluto pa. Buti na kaya. Pagbubunot ng ngipin, nadadara siya, masakit. Nagluto pa mga isang oras ata bago nagpinunot. So, yung araw na ba sumasakit yan? Ano na po yung pagtrabaho po dito? Ah, simulan ang pagtrabaho dito? May tinitis ko lang po. Hala, baka gawain ang pagtrabaho mo dito hindi kaya po. Sumakit. Tapos nagtrabaho ka pa kahapon, kaya lalo yan nag-trigger na magsakit lalo kasi kung mabigat. Bilad po doon kahapon eh. Trabaho mo doon. May ilang araw ka na lang pati bago magpasukan. Hindi po. Sa pagtatrabaho. So, sulitin mo din na. Sa akin ka nalang mag-helper. Huwag na doon kay kuya mo. Kasi kung mag-ibat niya. Kuya, di din po ngayon pumasok. Ha? Di din po ngayon pumasok si kuya. Bakit? Makulog. Sakit din ba kuya? Sasakit din ang katawan. Oo, kasi kung ganun ngayon trabaho, tapos grabe ang init. Ulan. Di ba maulan kahapon? Ngayon po. Tapos na po din sa Pasig ngayon po. Sa Mantagbak na naman. Ah, doon na naman. Okay nga sana kasi may trabaho, kaso syempre, hindi naman kaya ng katawan mo. Huwag mo ding pilit. So, ano, kumusta nga pala yung mga gamit yung binili natin? Ano na po. Ready na. Dapat pinalabahan mo na kay nanay yung ano? Pinalabahan ko na po yung mga uniform, ganyan. So, yung ano may uniform mo doon kay Ate Lynn din, huwag mong kalimutan. Opo. Kung kailan mo yung kukunin. Kailan nga daw? July 20? 20 po.
ubayad naman na yun. Ano? Tapos yung isang mong polo, pag meron pa akong extrang budget, papagawa tayo ulit. Ano? Sa bagay, mapasukan pa lang naman. Ano? So, sige Dennis, at ano, mag-ano ka ata, magpabunod ka na. Basta chat mo ako sa Martes. Ano kung okay ka na o hindi pa. At kung halimbawa, di ka pa naman okay-okay, magagaan lang yung papaano namin sa'yo. Papagawa. Ano, para kahit papaano, may extra income. Kabo ko dun sa binablog kita na nabibigyan ko kayo ng munting grocery kasi yun palang din yung kaya ko. Ano, malaking bagay din na makaka-extra ka. Ano? So ano pala masabi mo kay Ate Laida? Salamat po sa mga binigay mo sa amin na mga school supply. Malaking tulong na po sa amin ng mga pagtatrabag. Pag yung inipon ko po, hindi ko na po bibili ng mga school supply. But thank you din po sa mga binigay mo din po sa mga aking pamangkin at mga gamit po sa bahay. Tapos sa trapal po. Tapos nakakaayos na po kami tulog ngayon. Thank you po. Thank you po talaga kay Ate Laida. Ayan. Yung trapal, ano yun? Kumbaga galing na sa akin YouTube channel. Sige. Ano? Sinikap ko talaga na mabilhan kayo kahit ilang yards lang para hindi nga kayo matuluan. So at least ngayon, nakakatulog na kayo ng mayroon. Ano palang sabi ng magulang ng dalawang pamangkin, yung tatay? Hindi naman po doon pumupunta. Ah, hindi pumupunta doon? Hindi po. So paano yun? Paano nagsusustento doon sa dalawang bata? Huwag ko lang po. Baka nga po, ano, sabi ko kay mama po, ano, ibigay na lang po yung dalawang bata at ako ang mawawalan sa 4 piece. Hindi, wala po akong bang ano, budget ko sa high school hanggang masaya ganyan. So, ha? Bakit? Paano man? Hindi ko maintindihan. Eh, pag ano, pag din po nagtira yung dalawang bata, ako po mawawalan sa 4 piece. Pag doon sa tatay? Hindi po sa amin. Sa inyo? Oh, kasi bawal po doon, ano, sa isang bahay, dalawang 4 piece. Ah, kumbaga naka-4 piece ka din? Opo. Pero, pawala ka na ata kasi pa-18 ka din. Dalawang taon na lang po. Ah, dalawang taon bago mag-18. Pero po sabi ko kay mama, pag nawala po ang 4 piece ko, hindi pa paano nag-usustain nyo sa akin pag-usmail. Ah, okay. So, nag-gets ko na. So, ano sabi ni nanay? Ano desisyon ni nanay? Sabi nga ni po ni mama, ano, kung dalawang bata na tatanggalin na daw. So, po pa naman niya ma, kung sustain nyo ko. Baka din bago yung mag-eskwila. Oo. Ano sabi? Hindi ko kayo man, nararibong din po sa mama eh. Oo, kasi kung hindi naman niya iniintindi ata ng tatay, may trabaho din. May bahay ba yung tatay nun? Wala. Wala po. Nakikitara din po sa apat. O yun nga, Dennis. Kaya mahirapan si nanay mag-desisyon. Kaso syempre, ikaw yung mawawalan na. Malaking bagay din yung may purpose kayo ay ano? Lalo na sa pamasahe mo. Ano? Magkano bang pinipayot doon ni nanay? Sa akin po. Sa'yo? 3-6 po. O, 3-6? Oo, para kaso yun pala ang sabi sa inyo ng 4-piece. Kaso syempre, alam mo, nanay kasi yun, si nanay mo, hindi niya rin matitiis yung dalawang bata. Pero dapat yung tatay nun, asikasuhin din. Dapat gawin din ang paraan. Kasi kung ikaw nga ang, kaso lalaki yun kasi Dennis, ay magtatrabaho lang yun, di naman yun marunong mag-alaga. Pero dapat kahit sa pagsustento, doon sa dalawa. Ang ginugudog ko po, ano, pakanyari po, wala na po sa 4 piece, tapos yung dalawa, tapos kinukubra po nung tatay nila, yung pamangkin, yung tatay po, yung pamangkin ko. Baka di po kami bigyan. Bakit nung nakaraan, sino bang kumukubra? Si mama po, hindi pa po yung kasali dati. Ah, hindi pa kasali di dati. Pa eh, paano ngayon kasali na, anong usap nila? Hindi ko lang po. Hindi mo po napunta din sa bahay. Pero sino ba ang nakapangalan na guardian nung dalawang bata? Si nanay? O po, yung tatay? Yung tatay po. Ah, yung tatay? So mahirap nga yun, Dennis. Kasi na, pag, ayaw po magbigay po niya kasi babae baga po yun. Oo, tama. Babae. Ayan. Kaso syempre nga, ikaw naman, iisipin mo, pag ikaw naman ang natanggal, eh syempre si mama mo, hindi naman siya ang kukubra. Kumbaga, nangangamba ka din na, syempre, natanggal ka na nga, nawalan ka na nga, eh, pagdating pa ng oras, baka hindi mag-share sa inyo. So, kausapin niyo na lang din. Nakausap niyo na ba yung tatay na? Ano ba yun? Alin ba ang kapatid mo doon? Yung tatay o yung nanay ng mga bata? Yung nanay po. Yung nanay yung namatay? Pero okay naman ba kayo nung bayaw mo yun? Hindi po. Ah, hindi rin kayo okay. Hindi. Eh, so, mahirapan talaga tayo dyan, Dennis.
Kaya nangangamba ka talaga ngayon na magpapasukan. Kasi, syempre, kumbaga, 4 piece na nga lang yung ano sa iyo. Kumbaga, may sustento, diba? Tapos mawawala pa. Dapat kausapin talaga ni nanay yung tatay, yung dalawang pamangkin. Kasi alam mo, Dennis, sa totoo lang, si nanay hindi rin naman pabata, patanda. Ano? So, paano nga kung tuluyang, syempre, humina din si nanay, paano yung dalawang bata? Hindi naman din pwedeng ikaw lang, kasi lalaki ka, syempre, tas bata ka pa rin. So, ang hirap pala talaga din ang sitwasyon mo. Ano? Kaya nga kami nati, Laida, iniisipan nga namin kung ano magandang negosyo na ibigay namin kay nanay, na pwedeng pagkakitaan. Kasi, alam mo, Dennis, yun nga, hindi rin naman nga natin nasabing forever na may tutulong. Diba? Mas maganda din yung meron din kayong mapagkakakitaan. Ano? Kaya, yun, nag-iisip pa kami ano kung paano namin kayo mas matutulungan. Ayan. Bukod sa bahay nyo, pero unahin nga muna yung bahay kasi importante talaga yung bahay. Pagkain kasi madali na lang yan eh. Tapos yung pamparapang sa'yo. Pero yung dagdag pa yung stress sa bahay nyo, mas nakaka-stress yun. Ano? So, paano yun? Alam na ba ng 4-piece na ganun? Na dalawa kayo? Iyo po. Tapos ano sabi? Ano nga? Iyo po. Pag ano, pag dun po nagtira yung dalawang bata, ako tatanggal na po ako. Ayun lang. Hanggang kailan daw yun na kailangan umalis dun yung dalawang bata? Ano po? Hindi, syempre, di ba kayo binigyan ng 4-piece na, halimbawa, dapat hanggang ganito po ay ibalik na po yung dalawang bata dun sa tatay. Hindi kasi po, kung hindi, matatanggal kayo. Hindi po. O pwede naman din ata sigurong pakiusapan yung 4-piece na pag-isahin na lang, kay nanay na lang. Hindi po napayag eh. Hindi napayag? Hindi. Kasi nga may guardian pa din yung dalawang bata. Oh. Ang hirap din naman minsan din kasi makiusap sa ano, sa ganyan, ano? Talaga may ano din sila eh, may rules and regulation din silang sinusunod. So yun, nalungkot naman ako para sa'yo, Dennis. Ang hirap naman ng gano'n, yung kailangan mong mamili. Between sa sarili mo at sa dalawa mong pamangkin. Kasi po natanggal po ako. Paano po paggastos pang ano sa ano, masakit alaw ako. So paano ngayon, nagkakagalit kayo ngayon ni nanay? Hindi, sinasabihan ko ngayon po na nagpapaliwanagan ko na ipunta na lang din dalawang bata. Eh, buti nga kung pumay si nanay. Ayaw nga po pumayag. O yun nga, kasi nga babae nga si ano, si Laika. Hmm. Eh, dapat kausapin niyo din yung tatay. Kung anong balak niya. Kasi siya pa rin naman ang tatay. May hinaan na pati si nanay. Okay. Buti kung ano, kung pwedeng halimbawa yung bahay niyo, masumbian natin ng halimbawa, bahay-bahay ng dalawang bata, pwede siguro yun. Huwag ka lang pong pwede. Pwede siguro yun. Kasi ano eh, nakasumbi. O, alimbawa, masurbi ang ano, masurbi ang 4-piece. O, syempre, kung may surusumbi yun na bahay, eh, bukod na yun na ano. Bukod na yun na ano yun. Pwede na ata yun. O, bukod ng, kumbaga, household. Kasi per household yan eh, Dennis. Per bahay yan na nakatira. So, yun ang parang naisip ko na solusyon. Ano, para kumbaga hindi pa rin malayo yung dalawang bata sa inyo. Ngayon, pag halimbawang nag-survey yung 4-piece, eh syempre paparapin natin yung tatay na, kumbaga, diba, minsan doon nakatira, na doon pa rin umuwi. Kasi kumbaga yung tatay ata, ano, choice lang din at wala nga ibang mauwian. Pero kung siguro may surusumbi doon sa inyo, eh baka doon yung mag-uwi-uwi. Hindi po, hindi po mapunta yun doon. Nag-uwi-uwi po kami lahat ng mga kapatid ko doon. Si Papa, paglasing, ano? Ah, may ano kayo? May family problem? Hindi po, may... Hindi ba pag nakakalasing po yun, may galas po eh. Ah, may galas. So, ang hirap. Pero tanong nyo din sa ano, sa tawag dito, sa kay mama mo, ipatanong mo sa 4-piece. Kung pwede yung gano'n, na halimbawa, nagkaroon ng surusumbi, yung dalawa mong pamangkin doon sa may malapit sa inyo. Kasi di ba gagawin natin yung bahay nyo? In case lang na ano, na no choice talaga tayo na hindi kukunin ng tatay. Kasi parang walang balak kunin ng tatay. Ano? Ipatanong mo kay nanay mo, nasabihin mo, kasi magawa ng bahay, mag-ayos ng bahay, eh, kung pwedeng ganun.
Hindi ko pwede po yung ano. Na kumbaga i-duplex natin, gawa natin sila ng yung ano, yung parang kumbaga surusumbi sa inyo. Diba yung ano, yung mahaba pa naman. Yung likod ba nyo, sa inyo pa yun? Oo. Yung bakante? Oo, pwede natin ito magawaan kung sa kahit light materials. Para hindi lang mawala yung purpose. Yun ang naisip kong ano, tulong, solusyon doon sa problema mo. Kasi si nanay, naintindihan ko din si nanay kasi mga apo niya din yun, tas babae nga si Laika. Tapos syempre yung tatay naman, ano, nagtatrabaho din lagi. Hindi rin naman natin maasahan. Iba kasi ang pagkalinga din is ng tatay. Isa sa nanay, sa babae. Ayan. Kaya huwag ka din naman sana magalit sa dalawang pamangkin. Ano? Kasi biktima sila ng ano, ng kahirapan. Ano? So, yan po. Nag-open po sa atin si Dennis ng kanyang problema. At yun, nahanapan po natin ng solusyon. Ano? So, sige Dennis, hindi man sa pagdaboy at tanghali na. Ayan. Nagpabunot ka na ng ngipin. Sana ay ano, makatulong yung ano, inabot ko sa iyo. At yun, mag-extra ka pa ha. Abo. Sa mga Martes. Pero Lunes at magawa na kami doon. Kaso kung Lunes, di pa man nga hilong. Mamartes po. Oh, Martes, para sure. Ano, basta chat mo lang ako. Abo. Oo. So, sige na din sa tanghali na. Ayan. Ingat ka. Abo. Tapos pag ano, pag na-extra kong ano, i-vlog ko ulit kayo. Ano, kahit sa pambigas-bigas makabigay ako. Ano, so, hindi ko pa alam kung anong araw. Kasi may mga gawa pa din ako. Ano? Ano? So, yan po. So, yun nga po, mga kaligaya mga ka-ML. Ayan, bali maaga nga po pumunta dito si Denny sa bahay. At yun nga po, nag-open up po siya ng kanyang problema. At yun, inabutan din po natin ng, ano, ng konting, ano nga po, yung sa pag-extra niya po, ano, dito sa, ano, sa pagtatrabaho nga po dito sa mga project ko. So, yun, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, bagong gising nga lang po si Maria Ligaya Vlog. Ayan, pero dahil yun nga po, concerned din naman po ako sa kalagayan ni Dennis, at yun, nag-open up po siya ng problema sa akin. Eh, yun po, hanggat kaya ko pa, hanapan po natin ang paraan pa. Kung paano po natin masusolusyonan at matutulungan siya, no? So, yun po, maraming salamat po sa mga, ayan, haggard pa po talaga si Maria Ligaya. Pasensya na po sa itsura. Ayan, so, yun po, maraming salamat po sa patuloy pong nanonood ng aking vlog. Ayan, lalong-lalo na po na aking mga charity upload. At sana po patuloy nyo lang po ang hindi po pag-skip ng ads. Ayan, kay Ate Laida, kay Sir Erwin, kay Sir Erson, kay Tita Ellen, kay Sir Manding Pascual. Ayan, maraming salamat po. At sa mga anonymous sponsor, maraming salamat po sa pag-share nyo po ng blessings sa ating mga beneficiary. At sana patuloy nyo lang din po supportahan Piabao Santos Matubang at Adna Vlog Kalinga Prab at ang buong Kalinga Team. Ayan, so muli po, ako po si Maria Ligaya Vlog, ang babaeng kahit may problema. Maligaya, bye-bye!